4 decimals lang yung area natin dito. At tandaan nyo, million ang value nitong dalawang to. So kung maliit lang yung decimal na to, damay din yung susunod na value. So okay lang yan, walang problema. Kita naman sa solution yan. So kahit anong gawin nyo dito, natamaan ko yan. Depende sa solution nyo. So next natin, Rn. Paano makukomplete si Rn? Ano ba yung formula na may mu tsaka Rn? Katulad din itong formula na to. Parang nabaliktad lang. So mu equal to P Rn dd squared. So mu natin 675.93. Oh, wag kalimutan. Ano dapat ang unit nung nandito? Newton millimeter. Newton millimeter. So ito, i-multiply ko sa 1,000 squared. Kasi pag di mo kinonvert yan, mamamali ka sa value. Equal daw sa P Rn natin, IP natin 0.9 Rn. May konting difference, pero okay lang. Ano yung B? 400, ano? 400 times B effective depth, 720 squared. So, pag sinabsidot mo yan, makukuha mo B Rn. May konting difference din to. 3.9 megapascal. So kahit anong solution, okay lang. Yung iba siguro mas madadali yan dito kasi ilang beses natin ginawa yung process na to. So kahit ano, depende sa question. Siyempre, kung may question na depth na compression gap, anong approach yung madali gawin? Pag hinahanap natin depth ng compression gap, mas madali ito. Kasi dito wala kang makukumpit na A or C. Walang makukumpit. Dito lang, meron. So yan yung sa problem natin. Kinonvert papuntang Newton millimeter. Kasi yung nasa kabilang kasi yung nasa kabilang lahat naka millimeter. Kaya dapat naka ito. Newton millimeter. May question ba dito? Wala pa? Sa susunod siguro, meron. Kasi, di ba yung thank you.
number 4 natin, meron daw tayong beam na. Meron daw tayong beam na merong width na 300. 300 millimeters. Then total depth na 450. Then meron daw tayong apat na 25 mm diameter at tension side. So hindi binanggit kung nasan yung tension side kasi hindi sinabi yung support eh. So assume natin nasa baba ang tension side. Meron na daw apat na 25. Then meron ka daw dalawang tension side. Dalawang bakal na 25 mm. So may air prime si ka na 30 tsaka FY na 450 megapascal. So dito tinatanong sa akin unang-una is determine daw natin yung depth ng compression lamp. So may binanggit pang isang problem ay isang detail. Pakibasa ano? 17 mm cover to centroid of reinforcement. So, tandaan, yung kanina, clear concrete cover. Yung ngayon, cover hanggang centroid ng reinforcement. Ang ibig sabihin nun, hanggang centroid, hanggang dito, wala centroid hanggang dito, 70 mm. Yan daw yung cover niya. Magkaiba yung clear concrete cover. Pag clear concrete cover, yung clear lang hanggang T-rax. Hanggang bottom lang ng T-rax. Ito, hanggang centroid talaga. So kung meron kang hanggang centroid dito, paano makukomplete yung effective depth? Ima-minus lang natin yung effective depth dito kasi nakaturo na daw ito sa centroid. So kung centroid na yan, ito na yung effective depth natin. Anong value? 380 millimeters. Anong problema natin dito? Unang-una, may bakal sa compression side. Sabi natin, kapag SRB, nasa isang side lang yung bakal. Pag DRB, single reinforced beam. Pag DRB, masyadong mahina na yung concrete natin. Kailangan dagdagan pa ng isang bakal. Isang side na sa compression side. Ganyan kapag DRB. So meaning, itong given sa atin, di pa natin alam kung SRB or DRB. Hindi porkit may bakal na dito, i-analyze mo na as DRB. Sine-check pa yan. Kasi, sabi sa code, saka ang minimum talaga, kahit SRB, meron kang dalawa dito. Bakit? Binanggit natin noong nakaraan, pagkakapitan ng stirrup. So kahit SRB ka, pwede kang magkaroon ng dalawa dito. Always yan. Diyan ikakabit kasi yung stirrup. So i-check muna natin kung tunay bang DRB na to. Baka kasi mamaya kaya pang i-analyze as SRB. Paano malalaman kung DRB o SRB? Sabi natin, yung row natin, nasa pagitan ng row minimum at row max. Row max saan? Tension control. Row max for tension control. So dyan natin malalaman if kailangan ng DRB. Usually nga, hindi mo na kailangan ito eh. Kasi madami na tumbakan na yan, 4 na 25. Pero check pa rin natin. Unahin natin si, kung alam natin, row. Anong sabi natin kapag row? Actual skin ratio, AS over BD. So pakamplit ako ng AS. AS. 4 na 25. Ay, pag sinabi natin AS dito, ha? AS ng tension ng baka lang. Hindi sinasama yung taas. Baba lang. Hindi kasama. O, makinig, bakit hindi kasama to? Hindi pa nga natin sure kung kailangan talaga niya sa analysis. So, hindi mo talaga sinasama yan. Tsaka, ang symbol nitong area na to, AS prime.
di natin kailangan ng AS Prime na kapayan. Pag BRB na tayo, ito lang muna. So, yung AS natin, area lang nung habang na to. 600 5 over BB. 300 times 380, pa-complete ng row, ano kalalabasan? Tatlo lang eh. Wala nakasunod. 72. Ay, ito lang mismo, wala nakasunod. Apat na ano yung kailangan ko dito, pagro, sabi natin kanina. Apat na significant dito. Masyado kasing malaki yung difference kapag tatlo lang. Especially pag nasa design. So meron kang row, next ay row max. So row max na lang. So row max natin, 0.85 F prime C over FY beta sub 1 3 over 8 BP over B. Yung tension side na bakal natin, tension side lang tinitingnan dito ah, single layer pa rin. So pag single layer pa rin yung tension side mo, yung DP over D mo, 1 pa rin. Kaso anong kulang? Beta 1. Kasi yung beta 1 natin ngayon, hindi na pwedeng 0.85. Mas malaki na si F prime si Guy, 28. So pag mas malaki si F prime si Guy, 28, gamit tayo ng formula. Beta sub 1 is equal to 0.85 minus F prime C minus 28. So, pa-compute na lang ako nito. 0.85. Tain muna natin yung iba. Formula kasi nakakagulat dito, magkakamuka. Ang dami mo nakikita ang 0.85. Ilan yung 0.85 mong makikita? Meron dito, meron sa beta 1. Lahat yan ang, pero magkakaiba ng gamit. So next problem natin. Pakibo na. Balas na mo. Ano
number 5 na lang. So yung number 5, meron daw tayo rectangular beam. Ang width daw is 250 mm. Next, meron tayo total depth na 450. So, meron daw tayong 375 na effective depth. Pero hindi binigay kung ano yung number ng bakal. Hindi binigay yung number ng bakal, pero binigay na yung total area. So, huwag na natin kahit sipit kasi binigay na nga eh. So, hindi ko na drawing kung ilang bakal kasi hindi ko alam kung ilan. Assume na lang natin, i-represent ko as a whole. So, i-represent ko lang as a whole, ang area ng field is 1875 mm². So, effective depth daw natin is 375 mm. Baka may magtanong, bakit isang baka lang? Hindi ko isang baka lang, ha? I-represent ko lang as a whole. So, meron kang F prime C natin, 27.6 megapascal. Ang Fy is 414.7 megapascal. So, pinapanap dito depth ng compression block or si A na maliit. Habang wala na pang A na malaki. A na maliit lang. So, solve tayo depth ng compression block natin. So, same process kanina. Assume ko na lang na assume ko na mag-yield. So, pag nag-assume ako na mag-yield, si Fs equal sa Fy. So, sa nagsisimula yung formula natin, C equals to P. Zero. Wala po siya. 0.85 F prime C AB equal sa ASFY. So, same process katulad nung ginagawa natin kanina. Same na same. So, 0.85. F' natin, 27.6. A times beam width natin, 250. Equal daw sa AS. Ang AS na binigay sa atin, total area. Saan marami nagkakamali dito? Nagkakamali ba tingin? Kasi lahat ng sinood natin kanina may nakasulat na pi. Baka gawin nyo 1875 pi. Ano ba yung nakalagay dyan? 1875 lang? Oo. 1875. Sakto? Sakto, no? Wala na kasamang pi. So, ito pala is 1875 mm² multiplied sa Fy na 414.7 megapascal. Nahiya pa. Di ba ginawa 415? So, pag sinod natin, ang unknown lang dito si A. Masod na lang. 1.33. 1.33. 1.32. 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 1.32
tayo ng FS. Bago mag-check ng FS, isa lang naman yung binocompute natin, isa. C. C na maliit. Pag-compute na, C.
After ng C, check natin si FS. Yung mga pressure. Ano? Okay lang yun, tutuwan ko kayo. FS is ano? 842.5611. Ba? 842.5611. Depende nga yung iba, yung nagsusod dito. Basta may pressure, pareho lang kayo. Lahat ba nandito lang? So yung inoko, may nakopya pa? Okay. Okay nyo muna. Pero yan yung episode.